isa ako sa munggo ko, ano lang, 3 piso, 2 piso. Ngayon, 20 hanggang ngayon. Pumako na ako sa 20, siguro 10 years ng 20 munggo ko. Hanggang ngayon, 20 pa rin. Yung 20 kilos kong munggo, hanggang 3 oras lang. Nauubos na yan. Misa maraming pang humahanap. Hanggang alas 2, may humahanap pang munggo. Chicken baby tawag sa akin noong araw. Yan. Pagka may manok sila, munggo katapat, tsaka yung baboy. Binabalikan nila yung aking tindang. Siguro po mura, tsaka kahit papano may lasa naman. Ayos naman po siya. Tsaka yung iba mababait na may mga suki ko. Bukod sa munggo, yung baboy kong prito. At tsaka yung mga panida kong iba. Kaya nakakaraos kami ngayon. Gutang ko rin sa kanila yung ano ko eh. Naging buhay namin, maging maayos. Sa mga bumibili sa aking ulam. Kasi kung wala sila, hindi ko, kahit papano, hindi ko mapag-aaral ang mga anak ko. Hindi ko mararanasan yung masasarap na pagkain. Napupuntahan namin yung mga ganyan lugar na hindi ko nararating. Kahit papaano. Kung wala sila, wala ako. Titinda ko, kahanap buhay ko, nagkaroon ako ng sakit na cancer. Nung sinabi sa akin ng doktor na cancer ka, ano, hindi ko alam, para akong nabingi, hindi ko alam kung nasasabihin ko. Ay, tumulo na luha ko kasi para bang napakasakit. Parang pakiramdam ko, ang sakit na cancer, tatapusan ko na. Hanggang doon na lang ang buhay ko. Awa naman ng Diyos. Eto, nakaraos po ako. Naayos naman po kami. 11 years na po akong survivor sa cancer. 68 na ako. Nakakaraos kami kahit papano. Lahat ng hirap, inabot ko. Lahat ng dasal. Kala ko hanggang doon na lang ang buhay ko. Buti na lang po. Hanggang ito, nakaraos na yan. 11 years na. Ay, sa nanay ko kasi noong araw, lakagis na ko sa nanay ko, nagtitinda kami noon sa Palengke. Sa ano, sa Asuncion, sa paksakan ng prutas. Yan, diyan kami nagtitinda. Yun, nakainan talaga yun. Ang ulam nung minudo, 5 piso. Doon ako natuto sa nanay kong magluto. Hanggang sa nga, yun yung naipamanan niya sa akin, pagluluto. Hanggang sa ngayon, dala ko. Tapos binibigay ko naman ngayon sa anak kong bunso. Malaki. Malaking bagay. Napakalaki. Eto, ang bahay namin dati, barong-barong lang. Hanggang sa awa ng Diyos, ayan, napatatlong palapag ko siya. Kaya lang, hindi nga lang maganda. Basta may tatlong palapag. Dati nga, pangarap ko lang, bato. Ay ko, kahit second floor lang. Awa ng Diyos, naging tatlong palapag. Kasi, yun lang naman na ano, kung wala na ako inihiling. Papasalamat na ako sa itaas. Okay na ako sa kayo. Yun nga, nakarecover ako sa sakit ko. Maayos naman ang naging buhay namin. Basta masipag ka, walang mahirap. Pag gusto mong mabuhay na maayos, madali lang. Ako nga, kinaya ko, ilang taon ako naghanap buhay. 36 years, 38. Andito pa rin ako hanggang ngayon. Ako
ako po, si Aling Baby Ulam. Nagpapakalala sa inyo na anak ko yung nagtitinda ng munggo sa Madrid. Aling Baby Ulam ang tawag sa akin. 38 years na akong nagtitinda at awa naman ng Diyos. Tinatangkilik niyo pa rin ang aking munggo, ang aking po mga paninda. At nagpapasalamat din ako sa mga suki ko. Kung wala kayo, wala din po ako dito. Baka hindi pa ako kilala sa munggo ko. Hindi kami makakaraw sa buhay namin. Kundi dahil sa inyo, hindi ko mararanasan ang ginawang buhay. Maraming salamat sa inyo. Nagtitinda ako ng alas 9 hanggang alas 2 hanggang alas 3. Pinakamahaba na yung alas 3. Pero kilimitan hanggang alas 2 lang ng hapon. May magkano po yung munggo niyo? 20 lang po. 20 pesos lang po? 20 lang. Ano ba? Dito talaga yung pesa niyo na eh? Hindi. Naikot ko na itong Madrid. Paikot-ikot. Dito ako nagtagal. Dito ako pinakamatagal sa pwesto na ito. Eh ginagawa yan. Pinalipat ako nung may-ari ng bahay. Si Kagawa. Mababait na may napupwesto. Walang bayad dito. Libre. Ilan na? Dalawa. Pengin 60 o. Dahil bukod sa munggo, ano pa po yung mga hatol yung tinda nyo? Ito. Kasim. Bitong kasim. Chicken. At saka minsan yan, minuto. Sinigang. Paiba-iba po yan. Paiba-iba. Tapos, ayun, isaw na adobo. Sinigang. Pritong tilapia. Paiba-iba naman siya. Ang tinimis lang sa akin. Munggo, manok, baboy. Ay, na po talaga. At saka nilaga, minsan sinigang. Yan ang mga tinimis na luto. Tinuturo ko na sa kanila yung pagtitimpla. Kasi pa-retire ko. 67 na ako eh. Magsis-68. Hanggang alang oras pa kayo? Hanggang alas 2. Pinakamahaba na yung alas 3. Ubus na po yan? Yung munggo, mamaya, mga misa na pasado alas 12, misa naabot ng alas 1. Ubus ka agad? Bilis ha? Pag Biyernes, misa wala pang alas 12, ubus na yan. Pag Biyernes. Tingin nyo ba, bakit kaya miss po ubus ang munggo nyo? Siguro mura. 20 lang. Sa iba, 30 na munggo. Pangmasa kasi yan. Diyan ako nakilala. Sa munggo. Araw-araw po, 20 kilos ang niluluto. Araw-araw. Puno na yung yan. Puno na po yan. Wala pa siyang isang taon.